as a romantic breakup. And so I thought that was interesting to put in film. And ang ganda na mapagsama si Bea at si Angelica. And for several years now, I've been wanting sana that they could do a film together. I started in Star Cinema 15 years ago, and in 2007 was an important year for me, and sila yung dalawang artista ko ng taon na yun. So ever since 2007, sabi ko, sana makagawa sila ng pelikula together. And I was so happy that when we asked them earlier this year, would you be willing to do a movie together? And they were like, yes, what is it about? And when we pitched the story to them, that it's about friendship, and it's about the breakup of a friendship, na they latched onto it right away. And from the very beginning, we were saying that, yun, this is a story about friendship. It's a kind of story that you rarely see on screen, but it's a story worth telling because I think a lot of us can relate to having friends. Actually, hindi naman lahat tayo kinakasal, hindi tayo lahat nakaka-boyfriend, di ba? Pero lahat tayo may kaibigan. Kaya magandang ikwento tong kwento ito. Yes, true. Ako. Of course, gusto natin malaman ano ba ang pakiramdam ni Bea and Angelica na finally nagkatrabaho sila sa project na ito. Pwede bang tanongin mo kami next week pag may nararamdaman na kami? Walking dead. Siyempre, hindi. Ito na mag-iisip na ako. Siyempre masaya. Hindi, ano to eh, pinangarap mo, di ba? Parang isa siya sa mga pinapanood mo, artista, kapag may pelikula siya, gusto mo siyang makita lagi ng big screen and ano na naman yung ginawa niyang, di ba, ano namang magic yung pinakita nung babaeng to sa big screen. Anong talent na naman yung pinamahagi niya. So, ang sarap-sarap niya kasi yung panoorin kasi magaling siyang artista. Nakakapit talaga siya sa role niya since unang eksena hanggang matapos. Nakikita mo yun sa pelikula. And ina-imagine ko, so, paano kaya siya pagka siya na yung katrabaho ko? And paano kaya mag-gel yung kaming dalawa? Kasi, syempre, magkaiba kami ng style, magkaiba kami ng mga projects na ginagawa. So, on that note, doon, sa bandang yun, nagamit ko rin. On that note, there you have it. Yun yung interest ko sa trabaho na part. Pero yung sa pagkakaibigan, mas malalim siya kasi parang ang ganda ng story na tungkol siya sa pagkakaibigan. And sino pa ba yung pinaka-the best na pwede magkwento nito kung hindi may mga pinagsamahan din and may mga pinagdaanan in the past. And wala nang ibang maisip kung hindi siya yun, kung hindi si Bea yun. Dahil walang ibang makakapag-portray ng ganong klaseng role sa pelikulang to kung hindi siya. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na may iba akong kausap dun sa pelikula kung hindi, si Bea lang talaga. Bea. Ligit ang sinabi mo, Mami. Kala ko walking dead ka. Hindi, but alam mo, yung salitang masaya na makatrabaho siya, I think it's an understatement. Kasi, it's para sa akin, it's an honor. Kasi tuwing nag-eksena kami, yung mga ipinapakita niya, yung nakakagulat na pinapakita niya, na minsan na-i-intimidate pa rin ako dun sa acting niya. Iniisip ko, kasi after ko naman nakatrabaho ka na si Angelica Panginiban. I've always wanted to work with her. I've seen most of her films. At alam mo, tinetext kita ng mga... Nagtatextan kami dati ng movie reviews sa isa't isa. Tsaka, kapag siya na yung nag-text, alam mong totoo kasi hindi siya nang-e-etchos na, oh, yung galing mo dyan or ano. So parang nagmamatter yun sa akin and to be able to do scenes with her right now. Parang may isip ko, grabe no, na-achieve din namin, nagkatrabaho din kami finally. And para sa akin, to be able to work with somebody who loves and who is very passionate about her craft is a big thing for me. Kasi, di ba, parang kapag nag-uusap kayo, parang meron kayong sariling lingwahe, nagkakaintindihan kayo na yung ano, medyo nawala ka dun sa ganito. Or, alam mo, yung meron kaming words na nagkakaintindihan kami na ang sarap kasi ang dali ng trabaho. And since natakal mo yung friendship, masayang-masaya ako na umabot kami sa ganito, na pinagdaanan namin yung journey ng pagkakaibigan. And I am very excited for more. I am excited to know na paano kapag
ano mo yun, na may mga pamilya kami in the future, nag-uusap kami na, Mami, ha, in the future, dapat magkasabay tayo mabuntis. It's so exciting for me, and more than this being a blessing because it's a good movie, para sa akin, yung pinakamalaking blessing is to rekindle my friendship with Angelica. Wow, grabe. Pero sure, kung ako ito naman, direct May, sa comeback mo na Unbreakable, ano naman sabi mo na si Bea at si Angelica ang gaganap sa mga characters na pelikula mo? What more can I ask for? Dream project, it's such a, the word privilege comes to mind, it's an honor. Syempre nakaka-pressure nung una nung sinabi sa akin Bea and Angelica. Syempre sanay ako love team. At love team na bawal mag-kiss. So nung mga eksena na may kiss, kailangan ko ba ipalo kay Mr. M? Naninibago ako. But, and of course, this is a serious film. I mean, like, ano siya eh, epic yung proportion ng story in terms of the journey of their character. So this is really something new. Tapos nun, sila yung gaganap. Ano talaga siya? It's an experience. It's something that, you know, I will always look back to when I'm older. kasi ano siya? Ibang klaseng experience yung nakuha ko sa paggawa nitong pelikulang to and with them. Ang sarap magtrabaho with artistas na ano, na artista talaga. Yung they become the characters, they know the characters well, they know their craft, and it's talagang ganun sa kanila, it's second nature. And yung husay nila dito, I must watch. Together with, and of course, the other actors na kasama nila. But the chemistry on screen, kasi syempre dati, parang pag sinabi chemistry, it's usually love. Pero yung chemistry of actors na as friends, it's iba, parang there's ano, parang kumbaga kung sa ano, may electricity and there's fire. And you'll feel it when you watch it. You'll know what I'm saying. As in, ano, and such an honor, I have to say it again, such an honor to have experienced working with them in this movie. Kasi nakataba ko na rin sila when they were younger, when they were little girls. And grabe yung growth and maturity from then. Ito, Princess at Kolobi. Tapos, maging sino ka man. So, she was 18. Now, grabe yung growth nila, yung maturity nila, yung professionalism, yung kung paano pa sila na gano'n, nag-evolve as, not only as actors, but also as persons. Grabe yung how their experiences molded them to the people that they are now. I can't wait for more from them. This is just like, if you think this is their best, I'm sure they will give so much more. There's still so much more that they can give. But in this film, you will see what parang the kind of talent that they have. It's, I'm out of words. Out of words, dami ko nang sinabi. Thank you, Derek May. Ang next set of questions will come from Ms. Rose Garcia. Hello po, good afternoon. Kay Bea, saka kay Angelica. Yeah. Since magkaibigan naman talaga kayo in real life, di ba? Instead na sabihin nyo kung paano kayo, how you are as a friend, pwede mo bang sabihin, Bea, kung paano si Angelica bilang kaibigan, vice versa? Grabe to. Paglalaban ka niyan. Grabe. Intense yan bilang kaibigan. Hindi, tsaka ano, hindi lang siya friend sa surface. Alam mo na, lumalalim talaga siya. May mga bagay na naaalala niya out of nowhere na kahit ako na, hindi ko naaalala to ko sa sarili ko. She's very sweet. She's very thoughtful. And yun na nga, parang kapatid yung, parang ituturing kanyang pamilya. Mararamdaman mo talaga. Bagot si Angelica. Saranasan nyo na ba na nagkaroon kayo ng tampuhan o nag-away? Paano naman kayo bilang magkaibigan pag magkaaway or may tampuhan? Oo, naranasan namin yan matagal. And kahit na noong mga panahon na hindi kami nakakapag-usap, na pag napapanood ko siya at kapag may narinig ako ng mga bagay tungkol sa kanya, alam mo yung, you still get affected. You still think about the person. You still think, you still wish and pray that she gets better or she feels better. And yun, wala ka showbizan.
yung alam mo na life just happened, but this person is a good person and she deserves the best. And ganun. And I'm so glad I get to tell her that now. Thank you. Angelica. Si Bea kasi maalaga. Sa aming dalawa kasi ako yung parang mas impulsive mag-decide, impulsive magsalita. Yung nga nag-iisip pag nagsasalita ako. Siya yung parang aangklahan mo pag hindi mo na alam yung parang tulong. Siya yung hingan mo ng ganun kapag ka, nangyari sa'yo, ma-out of words ka. So, maging direct. Yung mga ganun, yung lalapitan mo siya. Sabaw na sabaw. Yung ganun nga, yung kapag hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yun nga, yung feeling mo kapag ka naliligaw ka ng landas or hindi ka sure sa mga desisyon na gagawin mo, alam mo siya dahil ano siya, yun nga, smart siyang tao, alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano yung, ay, wag mo na itong gawin, wag mo itong sasabihin. So parang siya yung nagiging light, yung ganon. Nung dumating siya sa buhay ko, parang may light na ulit, yung may lightness. Oo. Parang gusto mo lalong maging mabuting tao dahil alam mo, pagka may na-disappoint ka, may tatalak sa'yo, yung ganon. So, ganun siya. Gusto niya na ayusin ka din na, I mean, hindi naman pakialaman yung buhay mo, pero I mean, i-guide ka or i-tap ka kapag ka, ay, bakla ah. Umagay. Ganyan siyang ano, nag-care siya. Grabe siya mag-care. Sa totoong buhay ba, may nangyari na break yung friendship mo to anyone dahil sa isang lalaki o dahil ganun? Oo, pero hindi. Pagkaibigan kasi, kaya kong patawarin eh. Oo. Kumbaga kung lalaki lang yung dahilan. Parang hindi ko matatanggap yun. Parang, naku, lalaki lang yan. Hanap na lang ako ng iba. Yung ganun, di ba? Di ba mas masakit pagkaibigan mo? At saka, ano po? Di ba mas masakit pagkaibigan mo? Well, kasi kung kaibigan mo yun, kailangan mong itindihin. Saan ba siya nanggaling, di ba? Bakit may nangyari sa inyo nung lalaki, di ba? Di ba? Parang, anong weakness? Anong nangyari? So, kung kinakwento ko lang yung experience ko, ha? Pero, never kasi akong nagtanim ng galit dahil parang naligaw kayo ng landas. Parang, hindi tama. I mean, ako din naman nagkakamali ako, pero gusto ko rin mapatawad ako. So, hindi ko yung ipagdadamot sa mga taong nagkakamali sa akin. Si Bea, may pagkakataon na ba na gano'n? Na because of a guy, na-break yung friendship mo for sa isang... Oo, pero... Isa, tama yung sinabi niya, isasantabi mo yung... Masakit siya, pero isasantabi mo yung nararamdaman mo because you know, that this person will eventually need you. Yung kahit, hindi naman self-righteous or hindi naman... Pero parang feeling ko kasi tama yung sinabi niya, parang kapag mahal mo yung kaibigan mo, nasa-surpass niya yung level of pain and yung pain na nagagaling sa betrayal. Parang somehow umaabot ka dun sa state na mas iniintindi mo. Yun siguro. Okay, thank you. Kay Richard. Richard, anong pinaka-challenge sa inyo itong movie na to? Yung sa character mo, yung sa totoo buhay, kanino ka mas pipili, sinong pipiliin mo pala sa dalawa? Teka, sa totoong buhay ba itong usapan natin? Hindi, yun na. Sa totoong buhay itong character mo ngayon, sinong pipiliin mo? At saka ano yung pinaka-challenge sa inyo itong movie? May paggawa yung buong proseso, very challenging kasi nga yung character ni Justin medyo complicated siya. And medyo malayo yung way of thinking ni Justin sa sarili ko. So parang kinailangan ko siyang intindihin. Parang kinailangan kong intindihin kung saan siya nagagaling, bakit siya ganun. So, very challenging. Pati yung mga eksena namin dito, tapos ka-eksena ko pa sa dalawang napakahusay na mga artista. Diba? So, parang... There you have it. yun. So, I'm out of words. Sorry. Okay, mama. Oh my God. Very challenging yung role. And
yun, nahirapan ako. To be honest. Nahirapan din ako yung paliwanag ngayon. Last na po, kay Direct May. Direct May, parang po kasi watching the trailer, parang ano din siya, about, parang kabems, about mga ganon, no? So, mas lamang ba yung friendship thing dito yes. kesa sa pagiging kabit movie? Yes, yes. It's so, ano, basta na talaga, lamang yun. So, would you say na it's different from other kabit movie na palabas? Well, it's not kabit. So, basta I won't, ano, I won't spoil it anymore, but ang ano lang dun is, it's not what you think it is. Okay, it's more friendship talaga. It's really the friendship that's the focus of the film. Thank you, Rose. And of course, talagin na natin yung mga bagets dito na kasama natin. Oo. Kamusta naman ang naka-work ninyo ang mga veteran actresses and actors na kasama na sa pelikulang ito. Oh, diba? I guess coming from a different country, but growing up in a different country, Macau, China. Dati pinapanood ko na rin po yung mga movies at teleseries po nila, Adibe, Angelica, tsaka ni Kuya Richard. So I would never thought na I would be able to work with them talaga. You know, it's a dream come true talaga, cause I've always wanted to become an actor here, but again, it's now slowly happening. And I couldn't believe that my first film is gonna be under Star Cinema with Direct May, and also with these beautiful, amazing, not veteran, but like, but like the best actors and actresses in the Philippines. So really, really happy and blessed to be working with them also. Yeah. Ikaw naman, Anthony. Ako po, medyo kinakabahan po talaga ako ng mga unang days ko. Kasi ako din po, simula nung bata po ako, napapanood ko na rin po talaga sila nung maliit pa po ako. Yung mama ko po, ay sobrang iniindulo po sila. So parang nakaka-pressure po sa akin. Pero yun, mababait naman po sila. yun, masaya naman po sila kasama. Masaya po si Joe kasama. Masarap po sila kausap. And ayun, nagpapasalamat po ako na nandito po ako sa kanina kay I'm out of words din po eh. So, okay, yun lang po. Salamat po. Thank you, Anthony. And of course, si Via Deto na kinahatan. Ikaw, kumusta naman naka-work mo? Yeah, ako naman na nakatagorize ako sa mga bagets. Oh, boom. Ito kinalalayo. Ako, to tell you honestly, wow! Hindi, ano, sa totoo lang, bata pa lang din po ako. Napapanood ko na rin po silang lahat. Ano? Kaya minsan, sobrang, and I have to say this, wow! Alam mo naman, may reality. Hindi, ano, kidding aside, sobrang ano, ang hirap pa rin anuhin nung nasa Starstruck ka. Kasi this is my first time to work with Richard, with Bea, with Angelica. Si Angelica, nakakasama ko siya sa mga parties. So parang iba pag ano eh, work, party, hindi mga birthday, mga ganong hangout. And second time with Direct May, and of course first time with Chris Pan. Parang pong, ang hirap pa rin i-gather nung sarili mo kahit na medyo matagal na rin po akong nakapag-work with different veteran actors. Parang ang hirap lang na yung kasama ko, parang gusto ko nang sabihin sana ako na lang ulit. Yung mga ano, yung mga kasi ginamit ko yung mga palabas nila sa ano eh, para ma-trigger yung emotions ko ng mga kabataan days ko. So ngayon na real life na to, fresh to yesterday, yung pinakamalapit na eksena namin ni Bay, parang ang hirap pa rin mag-snap out from the fact na, oh my God, I'm working with you now. Parang hiramin ko lang din po yung honor and privilege because I feel so honored to be a part of this movie. And siguro po as a freelancer, ang saya lang po na pag may inquiry, matatanong mo kung sino yung mga taong makakasama mo. And chance yun to get to know them, to learn from them. Sobra kong honored. Ano, parang yun po, yung nasabi pa lang sa akin na Bea Angge plus Richard and Ian, Kuya Ian, parang grabe, di ba? Parang, and ano, iba tong chance to na hindi lang din sa comedy. Pero, although
light naman yung scenes na naging part ako. Pero syempre, dahil nga po sabi namin roller coaster of friendship nila, nasaksihan ko rin po yung mga down parts ng characters nila. So may mga parts din na hindi ko kinakailangan magpatawa. So sobrang honored po talaga na makasama dito sa pelikula. And first, hearing the premise na it's a friendship movie, parang mag-back out muna tayo dun sa romantic kind of movie. And let's get to watch this ano, very touching movie about friendship. Thank you. Yeah. Hindi naman tayo kahit ito mercy na hide eh. Yan. Okay, go. Yung mic natin. Nag-record na. Okay. Good afternoon pala. See you again, Bea and Angelica. After siguro, 1 year na yun. Tagal, no? Pero napaka, amazed ako sa beauty nyo. Napaka flawless. Makayami. Parang hindi kayo galing sa ano eh, sa breakable romance. Na pwede nyo sabihin sa mga naging past nila, oh, eto iniwan nyo, oh, ang ganda-ganda. Oh, ikaw, Gerard, ano masasabi? Parang masasabi nyo sa ganda. Yung nga, yung galing nga kayo sa breakable, di ba? Amitin na natin. Si unahin natin si si ano kaya pala? Bea. Bea. Ay, kamo na. Ano nga yung sikreto mo? At yun nga, parang hindi ka, hindi ka affected ng breakable romance ni Bea. Oo, tapos na ako dun. Okay na ako. Maka-move on ka na. Oo, okay na ako. Tsaka ano, sobrang dami ng blessings na dumating. Parang, like 360, ang daming dapat ko ipagpasalamat. Na-realize ko, ang dami palang mas importante sa buhay ko, hindi lang jowa. May kapalit na siya. Wala pa naman po. Parang, pagpapahinga muna ako. Parang hindi ko pa kaya. Ay, hindi ka. Ah, hindi ka pa nakakamubang. Boyfriend para patunayan na kamukot ka. Kaya naman si Angelica. Ano po, ang secret, maging masaya lang din siguro. Tapos mag-silka, papaya, so para pumunta ka in just 1 week. siguro yun nga, alagaan mo lang yung sarili mo, di ba? Good health, kumain ka ng maayos. Basta importante ko ano yung nasa loob mo. So magre-reflect naman din palagi. Dapat lang kayo mag-ano, gaganda nyo, no? Diba? Kaya ano nga sila. Sige, salamat, ha? Thank you. Yes, yes. Ano yung mic dyan? Sa Mercy, wala ka bang quote na yun? Ako, yun yung natay ng mga artista. Fan sa year lang, yun. Teka lang, paano ba ito? Sige. Video ko. Naniniwala ba kayo na pagkatapos sa isang romansa ay may darating pang another romansa sa buhay nyo? Siyempre! Ang saklat naman po! Wala naman po! Eh kasi nga kung isasarado nyo yung puso nyo, ano? Hindi naman isasarado. Magpapahinga ka lang, magpapagaling ka lang. And then, pag dumating na yung tamang panahon, kapag ready ka na ulit, edi open mo na yung heart mo ulit. Ganon. I-renovate lang po namin. Work in progress. Ina-upgrade namin. O, dapat lang gaganda nyo, no? Diba? Ulit lang. Ano? Baka dapat, ano? Different version. Oo. Ang gaganda nyo, sayang naman niya kung bubuli nyo, no? Ito, glamsat! Sige, bigyan niya! Thank you so much, ito Mercy. Maraming salamat. Pinasaya mo ang aming mga gabi. And of course, tawagin naman natin si Timmy Basil. Thank you, Bon. Sa mga guests, Joao and Anthony, is this your first movie? Opo, this is my first movie. How about Anthony? Second. Okay. So, ano yung mga unforgettable scene nyo dito sa Unbreakable? Unforgettable scene po, yung unforgettable scene ko po ay yung first eksena po namin. Kasama ko po si Ate Bea at si Ate Angge, plus si Tita Rosana dahil it was the first time na I met them.
got to know them, and we connect. We talked right away, actually. And I was intimidated the first time, pero once we started talking, parang mas gumaan po yung pakiramdam ko kasama ko sila, and it was easy to work them over them agad. Anthony? Yung sa akin po siguro yung first scene din po namin. Kasi parang starstruck pa po ako ng mga time na yun. Tapos parang hindi po makapagsalita ng di wala po ano yung acting ko. So parang kinakabahan po ako ng mga time na yun. Yun po. Okay, thank you. Bea and Angelica, nung malaman nyo na makakasama nyo si Richard sa movie na ito, hindi ba pumasok sa isipan nyo na sana single pa siya? Yan lang. Hindi! Sana single pa siya. Thank you. Hindi. Parang wala na. Hindi! Una, hindi naman po dating. Yes! Ano, pumasukin namin. Trabaho ito. So parang, parang hindi naman makikipag-trabaho sa lalaki para maging jowa. Hindi po kami pumapasok sa trabaho para mapaglandian. Kung single man o. Diba? Opo, bawal po yun. Ang trabaho po, trabaho. Landian, diba? Papaka, pwede ka naman. Pero hindi po nangyari. Hi, Sarah! Thank you. And of course, our last set of questions mga galing kay Kuya Alan Jones. Alas na ba? Oo, para for Bea and Angelica. Medyo andaliman natin yung tanong ha. What makes... Hindi, simple lang naman. What do you think, what makes a woman unbreakable? Nare-reach ba talaga ng isang babae yung point na hindi na siya mabibreak kahit na ano pang pagdaanan niya sa buhay? Gusto ko mag-agree doon sa sinabi ni Derek kanina that pain makes you unbreakable. If you are able to soar above all the difficulties in life, if you are able to get through everything na iba to sa'yo ng buhay at lumabas ka doon ng buo, that makes you unbreakable. Pero syempre, habang nabubuhay ka, patuloy pa rin yung mga pagsubok na ibibigay sa'yo ni Lord, diba? Para mas gawin kang unbreakable, para mas marami kang matutunan. And para sa akin, ang sarap din, sa mga pinagdaanan ko, na-realize ko na dapat hindi mo iniiwasan yung mga pain. Dapat ini-endure mo siya, dapat natututo ka, dapat hindi ka natatakot kapag may lungkot na paparating. Dapat harapin mo siya ng diretso and then learn from it. And you will become unbreakable and you will become a better person after. You just have to believe. Nice. Thank you, Bea. Oto na si Miss Angelica. And the winner is! Nag-concede na agad. Hindi, kakabugin mo yun. Siya pa, ang galing. Oo, ikaw pa, Mars. Oh, go. Na. Eh, oh, sumunod ka agad. Oo. Hindi, hindi lang makaisip. Siguro, hanggat marunong kang i-maintain mo lang yung hope and yung faith sa puso mo, sa pagkatao mo. Huwag ka mawawala ng tiwala sa mga tao. Kung nasaktan ka ng isang tao, hindi ibig sabihin lahat ng tao ay masasamang tao. Kailangan mong mag-move on, mag-move forward. Kailangan mong gamitin lahat ng nangyari sa buhay mo para maging matibay ka. And basta kung meron kang faith at kung meron kang goodness sa puso mo, maniwala ka na lahat na nangyari sa'yo, may dahilan, lahat ng to, para sa ikabubuti mo, then kailangan mo lang i-accept lahat. Masakit, mahirap, ang dali niyang sabihin, pero yun talaga, kailangan mong harapin, kailangan mong gawin, kailangan mong pagdaanan. Para, kasi naniniwala ko na hinahanda ka lang naman ni God sa kung ano pa yung mas pwedeng dumating sa'yo, para kapag dumating yun, alam mo na kung anong gagawin mo, alam mo na kung paano mo siya i-handle, alam mo na kung paano siya lalagpasan. So yun. Wow! Kinalingan din naman! Ang husay! Ang husay! Oo! Mic drop! Ito, well, napansin namin na parang yung friendship nyo ngayon, kitang-kita naman na parang iba yung happiness nyo sa rekindled friendship nyo ngayon, no? Pati yung na-express nyo mas yung sarili nyo ngayon sa isa't isa, mas open na kayo, parang talagang nag-fan kayo ng uso because of this movie. You think malaking bagay din yung parang in a way, pareho kayong pinagdaanan, nandun kayo sa punto ng buhay nyo na parang you're both
came from something that made you broken, and then ngayon kayo nagsama ng ganito at nabuo yung friendship niyo ng ganito? To tell you the truth, feeling ko oo, malaking bagay na may pinagdaanan siyang pains in the past, tapos ako din halos pareho yung pinagdaanan namin. Parang, di ba ganun yun? Parang, pag nakaka-relate kayo sa pinagdaanan ng isa't isa, mas bonded kayo. Kasi, tinutulungan yung isa't isa na mag-heal, tinutulungan yung isa't isa na makamove on. And malaking bagay, sobra. Ano kami, sharing notes. We pull each other up. Oo, diba? Sharing notes. Ay, ganito kasi yan. Share kapag may mga moments na down yung isa yung masasabi na, ang dahil mo na kinaya, bakla, ito pa ba? Tapos ganun din, parang feeling ko nga, everything just fell into place nung inano namin, nung tinanggap namin to. Parang lahat ng yari ng tamang panahon. Yes, kasi ngayon mas may maturity. Hindi na kami puro harot. Siyempre noon, wala kayong ginawa kung hindi magkulitan lang, magkwentuhan, magpictorial sa garden, pag may magandang background, parang day off lang namin lagi. So, ganun lang yung mga samahan namin dati. And mas lumalim talaga ngayon na parang pinagsama kami dahil parang siguro alam din naman talaga ng tatahanan na matutulungan namin yung isa't isa, na parang every time. And ang maganda sa amin, hindi kami pinagsasabay na parang pag down siya, ako yung mataas. And pag ako naman yung down, siya naman yung mataas. So parang lang kami lagi naghihilahan na parang, tara dito, mas masaya dito. Huwag ka dyan sa dilim. So parang may ganun kaming relationship. And nag-work siya. And mas lumalim yung friendship namin. Na nag-reflect sa pelikula. Kasi parang kung ano yung mga kita din sa movie, naniniwala ako na mas may lalim yung naramdaman namin sa totoong buhay. Kaya kaya namin itawid sa pelikula yung mga ganong eksena. Tsaka siguro pag natapos na yung judgment niyo sa isa't isa, pag natapos na yung pagkukomplain ninyo ng mga yung mga nararamdaman ninyo, yung mga ill feelings ninyo sa isa't isa, doon nagsisimula yung totoong pagkakaibigan. Doon nagsisimula yung happiness at nagsisimula yung hope para sa isa't isa. Was there a time na nagkaroon kayo ng ill feelings toward each other? Oo. Sa magkaibigan, meron talaga nun. May ill feelings, may mga misunderstandings, may tampuhan, may selosan. Hindi ko nga, parang nag-uusap kami ni Bae nung habang nag-shoot kami na parang, grabe, naalala mo yun, nung nagtampo ka sa akin, nung ganyan-ganyan. Or parang siya naman, oo girl, nagalit. Alam mo yung gano'n, may mga napag-usapan kami. And imagine ko na parang, oo nga, magkaibigan nga kami kasi nag-aaway kami. And pinagdaanan namin yung conflicts na yon. And nagkaroon ng time na iniwasan na lang namin yung isa't isa dahil naiinis kami sa isa't isa. So parang, and yun nga, parang bigla na lang din, inayos kami ng time. Tapos nagkataon, kinausap lang kami ni Ate Val, kung gusto namin mag-movie. So parang lahat talaga nangyayari ng may dahilan talaga. So ang ganyan, masasabi mo na si Bea yung one of your closest friends. Oo, ito yung real friends mo sa showbiz. Oo. Masasabi ko talaga yun na parang kasama na siya dun sa listahan. Mami, lalagay na kita dun sa wall sa bahay. Bakit Mami ang tawagan ninyo? Secret lang pa kayo lang. Ang dabo? Hindi na nagtabo? Dali naman ako sila ng movie. Showing na ba? Hindi, naniniwala kami na Bea, Angel, na you are both strong, independent, empowered women na darating naman talaga yung mga yung talagang bagay sa inyo ng mga lalaki. Pwede na mag-una kayo. Pero nag-ano rin ba kayo? Nag-set niyo kayo ng parang you go out together, yung ganyan, lalabas kayo. Wala na rin plano, wala pa kaming oras. Ang dami na namin na plano. Out of the country na nga kami sa mga usapan namin. Sana may mga matuloy. I'm sure may mga matutuloy. Pero before, lagi kami lumalabas. Delikado kami nito pag lumalabas. Bakit? Pang umagahan kami, nagbubukas ko ng mga gatuhan. Okay, balik tayo sa movie. Kasi diba, bukod sa friendship, nagkaroon ng parang, in a way, parang nagkaroon ng selosan eh. So, parang aabangan namin dito kung ano yung mangyayari na magkakaroon kayo ng gap, yung away ninyo. So, may tag-isan din ang actingan doon na inaantabayanan namin magaganap. So, meron bang ganun, Direct May? Meron ba kami ganung aasahan? Ilang, may patis doon na parang may pangaahas na... Ilang dating ha, pero pwedeng hindi naman ganun yung nangyari. Pero meron bang ganun na magtatag-isan yung dalawang... Itong dalawang
sa pinakamahuhusay na to na actress ng ABS? Siyempre, ano eh, one of the reasons why this is an event film is because we have two of the best actresses of this generation. So, but hindi pwedeng walang ganun. So, not because it's forced, but because it's part of the story talaga. Not because para kadal nandiyan sila, lagyan natin ng ano, actingan portion. Pero kailangan yun eh, because it's part of the journey of friends, and of friends. And at the same time, parang talagang ano siya eh, yun, makakaroon ng ganung eksena. Oo. Nakuha na ba yun? Ano, Bay? Kamusta? Ah, marami. Kamusta yung mga ganung... Hindi ako kinakabahan. Talaga? Sobra! Hindi ko pa yan. Kinakabahan ka kay Angge? Oo, no? Ah, talaga? Iba to, girl. Alam, huling ka na to. Hindi pwedeng kakalma ka lang. She keeps me on my toes. Nanlalamot, girl? Iba siya, girl. Hindi talaga. Hindi. Si Bea maayos kasi siyang maayos. May hindi ba akong maayos katrabaho? Meron ba? Luluko ba akong katrabaho? sobrang giving niya kasi. Ako kasi mababaw ako eh. Kala nyo lang naglalalim-laliman lang ako. Pero sobrang akong babaw. Alam mo, ang bilis kong maapektuhan. Kaya pag tinitignan ko pa lang siya, para na akong... alam mo yun, lagi na akong game, ready tayo. Kasi nga, ang open niya, para siyang open vessel na pwede mo lang sakyan-sakyan. Ganun siya ka-giving. Parang hindi yata siya aware doon. Kaya siguro, inisipan ko, kaya siguro ganun yung mga pelikula niya. Parang ang gagaling din ng mga tao sa paligid niya. Ang, yun nga, hindi siguro siya aware na yun nga yung nako-contribute niya. Wow! Ganda, girl! Uwian na! May nanakon. Last na, for Char. Pang last ka. Char, bilang ano, may, bilang yun nga, parehong, you know, tapos na. Parang in a way na involved na yata sa parehong sa kanila. May intimate scene ka ba with them? With Bay muna, bilang wife mo siya, di ba? Abangan nyo na lang sa pelikula. Ayan eh. Oh. Oh. Abangan lang talaga. Abangan lang talaga. Huh? How was it? I mean, kung meron ganung eksena, kamusta yun? Okay naman. ginait naman kami ni Direk May. So... Abangan nyo lang sa pelikula. Okay, o sige. Okay. Ito na yung tanong ko. Chart bilang ikaw yung ano, sa inyong tatlo, ikaw yung talagang natagpuan mo na yung partner mo in life, nasa masaya kang stage ng buhay mo, ng yung puso mo. Ano na lang, kung meron kang i-advise sa dalawang babaeng ito na kasama mo sa pelikula, what would it be para ano, dalihin nila at tandaan nila sa ano, sa sunod na pagkakataong ma-inlove ulit sila? For me, silang dalawa, napakaswerte nung lalaking kung sino man yung sa future. Yung magiging, yung mamahalin nilang dalawa. Feeling ko napakaswerte yung tao. At for me kasi dapat, ako ah, nakikita ko sa kanila, dapat di sila magmadali. Kasi mahanap din nila yung tamang tao para sa kanila. Sa tamang panahon. At ibibigay ni God sa kanila kasi they deserve the right person to love them completely. So yun, kasi yun nga, based sa mga kwento at narinig ko yung mga stories, parang sobrang grabe sila magmahal eh. They give everything, so swerte yung mga lalaking mga pangasawa nila. Thank you guys, thank you. Thank you, maraming maraming sa Kuya Alan dyan. And of course, maraming maraming salamat.